Kobe po sa lahat. Kung bago pa lang po kayo sa channel ko, follow and subscribe nyo po yung mga page na to at account sa YouTube, Facebook at Facebook page, saka sumpo sa ibang social media platform. Kaya kung hindi pa kayo nakaka-follow, subscribe, baka naman. So ayun, marami po nagtatanong sa akin kung paano po raw umilis daw ang kamay sa pag-gitara. So ngayon po itatakel po natin kung paano po mapapabilis siya yung ating playing. So para po sa akin, maraming klase po para po mapabilis ang dali. Tulad ng legato. Or economy picking. Or alternate picking. Kung ano po yung sa tatlo yung gusto nyo. Pero actually marami po talagang ways. Pero magbibigay po ako ng tips kung paano po makakatulong sa playing ninyo. Paano nyo may dadagdag sa inyong play. So una, unahin natin yung legato. So meron tayong pattern na ginagawa. Ibibigay natin sa pattern. B minor lang naman to. Anim na nota ng galing sa B minor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, inulit ko lang yung octave. B ulit. So, nota niya? B, C sharp, D, E, F sharp, G. So, inulit ko lang ang tatlong octave yun. So, B na naman. B, C sharp, D, E, F sharp, and G. So, ganun lang ulit. Paghihimayin natin. Ulitin natin, ha? Pansinin nyo yung picking ko, isa-isa lang. Yung unang nota lang. Isa lang kada string. So, ang mangyayari niyan, ganito siya. So, yun ang legato. Ganito siya magbinilisan. Ayun yung legato. So, ano yung isa? Isa naman yung economy picking, yung tawagin nga nila. So, bakit naging economy? Same pattern lang din gagamitin natin, pero ang approach niya, may nagpipick na kada nota. So, ganito ang kanyang pagka economy picking. So, basic na pattern ng economy. So, nakikita natin, ang pinakapalatandaan lang niya, kada string down ang simula. So, ibig sabihin, down, up, down. Yung next string, ganun pa rin. Down, up, down. Ulit. Down, up, down. Down, up, down. Down, up, down. Down, up, down. Medyo may pagka-sweeping yung ano niya, yung approach niya. Kasi puro down yung start. Pero nagkakaroon siya sa pagitan nun, yung up. So, kung titingnan natin maigi yung motion, medyo shortcut siya. Dadandahanin natin. So, una, makikita niyo itong kanan. Konting motion lang. Hindi kailangan dito. Hindi exaggerated yung movement ng right hand mo. Kasi ang kailangan mo dito, masabayan yung left hand. Manavigate mo ng maayos. Ibig sabihin, sabay silang nagnanavigate. Parang ganito, ganyan siya. Kailangan kung saan pupunta yung left hand, nakasabay si right hand. So yun ang kailangan natin tandaan. Hindi siya pwedeng naka-stay lang dyan, tapos daliri mo lang ang pupunta. So mahihirapan ka. Mas maganda yung may sumusunod. Nagnanavigate siya.
So nakikita niyo yung right hand ko, sumusunod siya sa motion ng left hand. So paano yun? Paano yung dandahan nun? So ganito siya. Maliit na movement ng picking lang. Down, up, down, down, up, down. So nakikita nyo halos parang hindi gumagalaw yung right hand ko, ah. Down, up, down, down, up, down, down ulit, up, down, down, up, down. Okay? So hindi nyo makikita to na ganito ang picking. So ang nangyayari doon kapag ganun ang picking, mostly kaya hindi po bumibilis ang inyong playing, hindi nagiging accurate, hindi na dadagdagan yung speed dahil masyadong nag-aaksaya ng time ang right hand. Imbis na tatamaan niya na sana mahabol niya na ito si left hand, ang nangyayari, naiisip mo tuloy, hintayin si right hand na tamaan si left hand. Kaya ngayon, imbis na minsan kaya na ng kaliwa mo, ang nangyayari, hindi mo magawa dahil nga inaabangan mo to na magsabay sila. So ang paraan diyan, wag nating i-exage yung picking. Kahit anong pattern pa yan, kahit legato, ano, dapat ito laging nakasunod kay left hand kung saan man siya pupunta. Ba? So kung ako mag-exaggerate, so nakakapagod na, may tense, and then pati si left hand din natetense. Wala masyadong magiging increase ng speed sa playing natin. So may advice natin, soft touch lang siya. So lahat dito sa economy picking, okay lang soft touch. Tapos medyo hard mo ng konti, okay lang din, basta as long nagnanavigate sila ng sabay. Pag fluent sila na bumababa, tumataas. So ganun ang concept. Actually, pinipiko lang siya na mahina. Yun yung starting point. Diba? So pag binilisan natin yan, so ganon. Hindi ko masyadong inilalayo si pick, at may sikreto siya. Tutunan kong mag-picking ng tamang grip. So iba-iba naman daliri na tao, so kung ano mag-work sa inyo, pero para sa akin, ang may share ko, medyo nakatutok sa akin itong pick. Hindi ko siya inahawakan pa ganito. Pipiko na ganon. So may tendency kasi maging floppy yun, gawa ng hindi stable yung ano, yung tutok ng pick. Pagka tumalbog siya galing sa ibang string, may tendency na, alam niyo yan. Pero ayaw ko sa iba, pero para sa akin ganun na nangyayari. Nagiging floppy siya. Saka bumabaong kasi yung ibang part ng pick. Bumabaon siya, yung string medyo bumabaon dito. So pagpunta mo nun sa ibang string, matagal man na pinipigilan niya na lumukso dun sa ibang string. Unlike nung nakaganito. Unlike nung nakaganyan yung pick na medyo konti lang yung nakauslet. Tapos grip na grip mo yung pick. So ang talagang movement na para maging stable siya, hindi siya maalog habang pipick ka, i-slant mo siya, tapos wrist ang gumagalaw. So ganito siya, nakatutok na siya ng pagano ng konti. Pagano konti. Ewan ko kung nakikita nyo. Ayan. Di ba parang hindi gumagalaw yung right hand? Okay, simulan mo na mabagal. Ang mahalaga makuha mo yung motion. So hindi natin siya kailangan madaliin. Pinapractice to ng minsan buwan o linggo, depende sa inyo kung gaano nyo magagrasp o mamemorize ng kamay ninyo, ng isip ninyo yung katulad nga ng sabi din ni Maestro Alvin De Leon.
pumokus ka muna kung ano yung talagang gusto mong gawin. So, hindi pwede nagpa-practice ka nito, hahaluan mo ng iba. Eh, hindi mo pa nga nape-perfect. So, isa ring way para sa pag nagpa-practice ka, maging patient ka. Hindi pwede na pagka nagsawa ka na, ha? Wala, parang medyo nakukuha ko na. Tapos biglang, ano naman, topping naman. So, wala kang ano nun. Kasi, kailangan sa kanya, consistent. Hindi lang technique ang kailangan natin isipin. Disiplina din. So, kailangan disiplinahin natin sarili natin. Kung ano yung dapat natin pukusan, kung ano yung gusto na, yung goal natin na practicein natin. Para at least, papasok talaga siya sa sistema mo. Hanggang sa maging natural na lang. So, yung tipo bang hindi mo na iniisip kung paano mo siya gagawin kasi kusa na. At mangyayari lang yon sa dami ng repetition na ginawa mo. Tamang practice, tamang dami ng repetition hanggang sa ma-memorize mo. Baliwala na sa iyan. So, ayun lang. So, susunod natin ay alternate picking naman. So, papakinggan natin yung tunog muna ng alternate picking. For me, yung alternate picking, katulad ng kay Paul Gilbert, parang mas gusto ko siyang naririnig ng kumikit-kit. Bakit? Kasi naririnig talaga yung picking. So, bakit naging iba yung tunog niya? Bakit iba yung parang dating ng kanyang tunog? E, parehas lang naman din ng pattern kanina. So, nagligato tayo. Nag-economy picking tayo. Tapos ngayon, bigla nag-alternate picking tayo. So, dun sa alternate picking, ang pattern naman ng kanyang picking ay down, up, down. Susunod na string, hindi down. Sa economy kasi down. So, susunod na string ay up na. So, down, up, down. Next string, up, down, up. So, naging, kaya siya naging alternate. Okay? Hindi siya sweeping type. Parang hindi siya ganon. Down, up, down, up, down, up. Down, up, down, up, down, up. So, ganun ang rules ng alternate picking. Malakas yung atake niya kaysa dun sa economy at saka sa ligato. Kung papansin ninyo yung dalawa, more on a fluidity. Ito naman, parang mayroong galit. So, ganun yung tunog niya. Parang agresibo na may clarity. So, may kakaiba siyang buwelo. Pansinin nyo yung right hand, ha? Down, up, down. Tapos biglang nakaready na siya, pataas. Ito, nakatagos na siya. Doon, nakaready na siya. Dito na sa ilalim sa pagitan nito. Up, down na siya. Up, down, up. Ngayon, papansinin nyo, nakabuwelo na naman siya para mag-down. So, meron siyang puwersa sa next string. Pag tapa ko ngayon ito, may galit. May attack siya eh. Ngayon, after nito, nakaready na naman siya para mag-up. Diba? Tapos, susunod, nakaready na siya mag-ano ngayon. Kasi, up, down, up. Down, up, down. Up, down, up. Dandahanin natin, ito yung nangyayari. May buwelo lagi. Oh, nakaready na naman. Nakataas yung right hand ko, ha. Ready na to down. Tapos nakikita nyo yung ano, yung right hand ko, ready na to up. So, sum total, kung papansinin nyo yung motion, lagi siyang merong buwelo kada lilipat ng string. So, ang tendency niya, lumakas yung atake. So, ayun, ayun yung pagkakaiba. Meron tayong legato. Meron tayong economy. Meron tayong alternate picking. Lagi nyo lang tandaan, start slow, and then pag-aralan nyo may give motion, maging mapanuri kayo sa nangyayari, sa bawat detalye. Huwag nating mabilisin. Dahil hindi ganun siya, hindi siya mag-work ng ganung paraan. Sa tatlong paraan na to, kung ano yung nakikita nyong magsusuit sa inyo, o magiging sa tingin nyo ay magiging komportable kayo, okay lang. Ang mahalaga,
makagawa kayo ng mabilis na pace dahil yun ang target nyo. I hope may natutunan kayo. So, i-apply natin yung mga pinag-aralan natin. So, papasok lang natin siya. Iba ko lang din yung pero ganun din yung concept nun. Inuulit ko lang minsan. Diba? So, ganun din naman siya. Halimbawa, sa ganito kanya major, relative major, ano ba ang relative major ng B minor? Syempre D. Isa lang naman ang nota, yung dalawang yan. Ito yung malungkot na version, tapos bilang ka ng bilang ka lang mula B minor 1, 2, 3, 4, yun na yung kanyang relative major. So lahat ng eskala ng B minor, makikita mo rin yung mga nota na yan sa D. So, pwede mo rin kunin. Halimbawa, sa major pattern, pwede naman. So, ganun din. Anim na nota. Ulit-ulitin mo lang na tatlong octave. So, magsimula tayo sa 7th ng D. Halimbawa, kapulad yan. Para maging anim siya, isama muna to. C sharp. 7th note ng D yan. So, meron pa ng eskala. Kompleto, tig-tatlo. Diba? So, ang mapapractice naman dyan, itong tatlo. Ito, wala to. Ayan, yung tatlo na yan ang mapapractice mo. Kanina, ang pinapractice mo ito. Ayun naman, ang pinapractice mo na, ito na. So, ganun din, same concept lang. Kung gusto mo ng legato, diba? Ha?
Yan. So, pwede rin economy. Turning picking pala, sorry. I hope magkita-kita pa tayo sa mga susunod na lessons na ating ilalabas sa channel natin. So, mag-uwi tayo, guitar community, mga ka-Peter's friends. Okay? Rock and roll!